sinabi nating pinakamatandang motor sa Pinas ay di mawawala sa listahan ng Honda Dream. In fact, na-introduce ang motor na ito last August 1949 pa sa Japan. And still, may ilan-ilan pa rin yung mga riders na gumagamit pa din ito hanggang sa ngayon. At di may pagkakailang napakatibay ng motor na ito. Muli nating balikan at sariwain ang legendary motorcycle na ito. The Honda Dream C100 X Super Cup or EX5 Dream. 2000 model. Roll, intro. First na introduce ang motor na ito last year 2000 dito sa Pinas. At kung i-compute natin yan, ang edad ng motor na ito ay nasa 24 years na. And still counting. Purely and genuinely, napakatibay at napakasulit ang malalamat na motor na ito. At ito na nga ang dating original na itsura ng motor na ito. Nirepaint na lang ng may-ari kasi faded na yung original paint at ginawang all red. Ang makina nito ay naka-single cylinder, overhead cam, 4-stroke na kayang mag-produce ng maximum power na 5.9 kW at 8,000 RPM at maximum torque na 8.1 Nm at 6,000 RPM. Meron itong 4-speed continuous transmission, naka-air-cooled, CDI ignition, naka-electric kickstarter, at powered by a 12 volts battery. Pag-usapan naman natin ang kanyang dimension. Meron itong taas na 1,035mm at haba na 1,835mm. May seat height na 760mm at kasyang-kasya ang dalawang tao. Dumako naman tayo sa kanyang physical appearance. Naka-stock headlight pa rin ito, halogen bulb na may signal lights bawat gilid. Naka-stock brake lever pa din at still gumagana pa ang front brake nito. Napakasulit ng material na ginamit sa fairings. Andito pa rin sa baba ang kanyang telescopic fork. Ang tapaludo naman ay naka-body color at naka-brake din namang front tire na merong sukat na 60/100 na rim size 17. Dumako naman tayo sa gilid. Repainted na ang kulay ng fairings which is candy red. But still naka-stock paint pa ng kulay ang makina. Stock ang kickstarter, stock na brake pedal, at stock footrest. Stock aluminum pa rin naman ang kanyang muffler. Stock rear suspension, at susubukan natin maya ang kanyang plate. At dito pa rin ang stainless rear seat bracket niya para may hawakan ng passenger sa huli. Naka-stock swing arm pa din, at brake drum na gulong sa huli. At meron itong sukat na 7090, rim size 17. Sa likod ay naka-bulb type brake lights at signal lights. Nasa gilid naman ang kanyang seat lock at sa baba ang kanyang plate number. At pretty much kung iisipin nyo, halos walang iniba sa stock na itsura nito, no? Galing. Sa kanyang upuan, naka-aftermarket seat cover niya. But still stock foam pa din ang ginamit. All in all, sa physical appearance niya, halos walang napalitan. And only ang kulay lang. And the rest na parts are all intact pa din. Dumako naman tayo sa kanyang controls. Naka-stock panel gauge pa din ito. Makikita natin sa ibabaw ang kanyang signal at light indicators. Merong odometer sa gitna at fuel gauge sa gilid. Check natin kung gumagana pa. Subukan natin yung paanda rin. Yun! Napaka-crisp pa din ang tunog. Galing! So naka-neutral gear tayo. Dito sa right side ang kanyang headlight switch. At stock bulb na gumagana pa din naman. Sa left side ang kanyang high and low switch at turn signals. Sa baba ay ang kanyang idle control. So still gumagana pa ang lahat ng switch at panel gauge. Solid talaga yung mga lumang motor, ano? So tara, road test natin. So since semi-automatic ang motor na ito, wala itong clutch. So naka first gear tayo. Yun, smooth. Smooth na smooth pa naman siya, no? Hindi naman ako nahirapang ipasok. So second gear. Ayos, okay pa naman.
third gear. Okay din, fourth gear. So up to fourth gear transmission lang tayo mga master, ano? Medyo nalilitan ako kasi nasanay ako sa motor ko na XSR, may kalakihan siya, ano? So one thing na nagustuhan ko dito sa mga classic na motor na ito ay ang kanyang tibay. Imagine 24 years old na siya ang motor na ito but still naihatid ka pa din from point A to point B. Talagang mapapahuha ko na lang, ano? Sana all tumatagal. When it comes to braking power, justifiable naman since naka-brake drum lang ito. Point taken. Even though matagal na ang motor na ito, but still, magtatagal pa din dahil sa tibay ng pagkagawa nito. Di mo na ito usually makita sa daan. Ang mga ganitong klaseng motor kasi, napakadalang na lang ang mga gumagamit. And I'm very proud kasi, parte na ito ng history ng mga Pinoy. Kung saan natutulungan ng motor na ito, ang mga lolo, papa at titos natin, in terms of transportation or even sa panghanap buhay. Kung meron kayong ganitong klaseng motor, i-cherish nyo na kasi parte na ito ng history ng mga Pilipino. So I think hanggang dito na lang tayo. Hopefully meron kayong natutunan sa vlog na ito, ano? At pakidrop na lang ng mga komento nyo sa comment section at babasahin natin yung lahat. So ride safe sa ating lahat.